Hello guys, it's me Erickson Gabay, also known as The Reaper. Nakatira ako sa Merville, Parañaque, and ngayon nandito ako nakistay sa Mavs, sa Antipolo, and age, wala, secret muna. Nag-start ako sa Mavs, actually 2021, kung saan kami nagkakilala ni Sachi. Bago kami maglaban ni Kim, nakilala ko muna si Sachi, nag-collab kami and nagkita kami sa Fairview, naglaro kami and na-meet ko siya. Tapos after ng kinabukasan noon, pumunta yung Mavs, dumayo sila and nagkakilala sila ni Sachi ni at ni Kim. Nung naglabas yung Mavs ng pictures and date nila ni Kim, syempre ongoing yung vlog namin ni Sachi noon. Tapos, syempre, gumawa rin ako ng ingay. And nagkaroon doon ng hamunan ng one-on-one. Tapos, doon, nag-start kami maglaban ni Kim noong February, mag-Valentine's. And naset yung game na yun. Isang karangalan sa akin makalaro si Kim noon. And doon na ako nag-umpisa, mapunta sa Mavs. And nagtuloy-tuloy na yung labas ko sa Mavs. Actually, nag-umpisa ako mag-basketball noong 20, hindi ko sure kung ilang edad, hindi ko sure kung ilang taon ako, pero nag-impluensya sa akin mag-basketball is yung mga tito ko sa Batangas, kasi doon ako lumaki, doon ako nag-aral, at doon rin ako nag-umpisa bago ako maging basketball player, kasi dati akong athletic, dati akong player ng track and field, long jump, high jump. Nung graduate ako ng elementary, na-dislocate yung kaliwa kong kamay at nag-switch ako ng sports. Doon ako nag-start mag-umpisa ng basketball. At natuto ako, nagpaturo ko sa mga tito-tito ko. Siyempre, lagi silang dumadayo, sumasama ako sa nakada game nila. Kung hindi ako basketball player ngayon, siguro ano lang ako, isa akong mag-aaral ngayon at nasa probinsya, sa Batangas. At siguro hanggang ngayon nagtitinda pa rin ako ng mga halaman, saka mga paninda ng kahoy, yun. Actually, nawala ako sa hype or umalis ako sa hype kasi para sa pangarap. Kasi once na may dumating sa'yo kasing opportunity or blessing, igagrab mo yun eh. It's either may iwan mo yung kaligayahan mo, iwan mo yung ganito, pero kung para naman sa pamilya mo yung gagawin mo, iti-take mo yun and igagrab mo yun. Kasi ako kasi, yung time na umalis ako sa hype, wala akong inisip kundi yung pangarap ko eh, kung paano ko angat. At hindi dahil naman sa inalis ko yung umalis ako sa is iniwan ko sila. Naiintindihan nila yon and okay naman kami both side sa coach ko dati and sa nagturo sa akin. So karangalan na punta ako sa kanila and nakilala ko sila and napunta ako dito ngayon sa Mavs. And proud sila kung nasa naman ako ngayon. Actually sa The Reaper Show, hindi lang basta dahil lang sa Mavs yan. Ang purpose ng The Reaper Show is makapagpasaya ng maraming tao at syempre manonood. Mapapasaya, hindi dahil sa mga ginagawa ko. Gusto ko silang makita kahit matalo man ako manalo, wala sa akin yun eh. Yung The Reaper Show is isa sa mga reason kung bakit may nade-develop at may nakikilala pang ibang players. Like katulad ng ibang nakakalaban ko, nakikilala sila. Na dahil sa show na yun. And isa yun sa mga opportunity na hindi na ilalabas ng ibang player pagdating sa laro ng 5v5 or 3v3 or 1v1. Yun. Sa mga nakakalaro ko, hindi naman ako napapagod. Actually, nag-i-enjoy ako. And marami pa kayong aabangan na moves. Siyempre, i-develop natin yan noong tiyong. Usapang love life, hindi ko muna iniisip yan kasi kaka-break ko lang. Pero alam ng mga tao yan kung sino yung tao na yan. Pero napamahal na yun sa akin and nare-respeto ko yun. Sa ngayon, hindi muna ako tumatanggap or puro mga talking stage pa lang pero wala akong jowa ngayon. Yun lang, kung meron man, sana all.
ko makakalimutan na nalaruan ko talaga is yung Leyte. Kasi yun yung time na pinaka una kong sakay ng eroplano sa buong buhay ko. Siyempre, maliit man o simpleng pangarap man yun, pero para sa akin, ano yun, sobrang daming tao na pasaya noon. Actually, talagang nag-boom. Yung unang dayo namin na lumipad kami ng ibang lugar at nag-aeroplano ka. Siyempre, yung ibang mga players ng Mavs, yung mga OG, yung mga naunang Mavs players, kasama sila coach, yung unang lang sakay sa aeroplano. And di rin ko na makalimutan na nagsama-sama kami yun. Message ko lang sa mga tao na mga solido kong sumusuporta sa akin. Simula una, kahit nung nasa kahit streetball pa lang ako, na hanggang ngayon sumusuporta pa rin. Maraming salamat sa inyo. And syempre, once na dumating sa point na umangat na tayo ng umangat, ibabalik ko sa inyo yun. Ibabalik ko sa inyo ng doble pa. Magigibaway ako, hindi dahil sa ano. Dahil sa mga suporta nyo, hindi ako mapupunta dito kundi dahil sa inyo. And syempre sa Mavs, maraming salamat kila coach, sa tumutulong sa akin, kila Kuya Bebe, sa mga seniors na ginaguide ako sa kung ano man yung mali ko at iangat ko pa, mapa-character man, sa basketball man yan o hindi, tinutulungan nila ako. Yun lang, maraming sa inyo. Salamat sa inyo. Pangarap kong maka-101 talaga, sa ngayon dito sa Pilipinas, si Coach Mab, syempre. Hindi ko pa siya nakakalaro. Nakakalaro ko siya mga 3v3, 5v5. Pero yung talagang 1-on-1, hindi pa. At saka syempre si Professor, isa sa mga talagang pinaka-idol ko. Si Atsos, yan. Tatlo sila. Yung mga gusto kong makalaro talaga. Yung shoutout po kay Coach Noel Vlogs. Supportahan po natin yan, syempre. May mga nilalabas sila dyan, mga iba't ibang content na hindi nyo pa naririnig at nakikita sa iba. And may mga players dito lumalabas at may mga lifestyle mga tungo sa ibang players. And supportan natin, subscribe kayo sa YouTube channel na. And yun lang. Maraming salamat. Sarado na.